lang, pero sa 3M, papaano po yun? So, ang point na kaibigan ko, as na investor, ako kakausap, ako gaganito, ako gaganyan, ako ang haharap, sabi na kaibigan ko. Ngayon, ayaw niya. Hindi, basta mag-antay ka lang. Pangako, pangako, December. Pangako, pangako, January. Ano eh, ang dami ng pangako. Pero lahat po yan ay may record, voice record, na totoo po ang sinasabi ko. Lahat po yan ay may, actually, pati yung video ko, naka-record. At lahat po ng usapan nila ay naka-screenshot. So, hindi po ako nagsisinungaling na may nangyari pong transaksyon na nasa kanya po ang 3 million na kaibigan ko. Okay. Hanggang sa September 12, nag-message po rin siya sa akin. Hindi na ako nag-ano. Sabi niya, hindi ako nang tulong, hindi ko na kaya. Baka pwede yung ibenta sa'yo. Ano daw? Yung diamond. So, ako naman, hindi ko pinansin, ganyan. Ito pa, anak, ganyan-ganyan. Napag-usapan namin sa kondo kasi ngayon niya lang napuntahan. Ito. Ayun, ngayon nag-message sa akin si inay. Ayan na, may screenshot. Alam ko naman na hindi ka ganun. Hanggang sa pinakilala ko sa'yo ang kaibigan ko, sunod-sunod na pagsinungaling sa akin na nagbigay ka ng pera kay Dang, sabi ko may pangalan, sa resort, etc. Wala tayong problema sa pera and I trust you, kaya masaya ako na masaya si, na meron siyang inay na matatawag. Pero ginago mo, inutangan mo at ngayon hindi pa binabayaran. Lubog na lubog ang kaibigan ko. Hindi ko makakalimutan na hinayaan mo akong tumira sa kondo mo ng 3 buwan. May utang na loob ako pero hindi ko maintindihan bakit kailangan mong ganunin yung kaibigan ko. Saan mo dinala yung pera niya? Nakwento ko na sa'yo si ganyan at sinabi ko sa'yo mahal na mahal ko yung taong yan dahil yan ang unang taong tumulong sa akin para magkabahay ako. Totoo yun. Pero ginanyan nyo. Hindi ko na kayang humarap sa'yo. Sa dami na nag-message sa akin na gusto ka ipatulfo, iiwas ako. Hindi dahil sa iniwang kita, hindi ako ganun. Dahil sa ginawa mo kay kaibigan ko, yun ang dahilan. So yun po ang dahilan kung bakit ako umiwas sa kanya. Tandaan, at tas nag-message siya pa ako, tandaan ang pera kikitain pa, pero ang kahihiyan pang habang buhay yan. Isa pa, narinig ko yung convo nyo, rinig na rinig ko. Keme, pangalan na kaibigan ko. Anak, sa'yo ko lang naramdaman ng na isa akong ina. Si Tony, PM lang naman yan. May voice record ako, kaya wag mo na akong tawaging anak. Tama na, kaplastikan mo sa akin. Wala akong pinakitang pangit sa'yo. At lalong-lalo, hindi ako tulad ng mga nakakasama mo. Kahit kailan, hindi ako humingi ng pera sa'yo. Ayan, kiniklear ko yan, mga best ko. Convo namin yan. Ang sabi lang sa akin, nak, yung kay ganyan, humingi siya ng pabor sa akin. Siya nagsabi, so bakit ako? Hindi ako nakipaplastikan sa'yo. And alam mo yan, ngayon, lang, ngayon nag-out ka kay Dang. Siya nagsabi sa akin, ating ginagawa ang hamakin kung sila sino pa yung may ginagawa. Minsan hindi mo maintindihan, akala mo may ibubuga, mukha lang pala ang matindi dyan. Diba? Mas nakakatawa yung tignan mo muna ang sarili mo kung nasan ka ngayon. Dapat matuto ka munang lumugar, siguraduhin mo may pondo ka bago sumugal. Kasi ang buhay sa mundo de permanente, bitawan ang mabibigat ng ika'y umabante.